natuwa yung mga pribilehiyo na ginagamit din ng Panginoon yung pagiging yung pagmi-ministry ng ama niya rito nung bangkitin niya doon sa may-ari ng interview daw siya. Ang sabi sa kanya nung una, nung hindi pa alam anak siya ng pastor, malaman tatawagan ka na lang ng principal kung kailan ka kung matatanggap ka o mag-start ka na. Sabi sa kanya nung nung malaman siyang anak ng pastor, okay, you will start tomorrow. Amen. Ayan, sabi ko yung pribilehiyo ba na sila ay nakapamilya doon sa may magulang na pastor at ginagamit sa ministry. Nakakatuwa yung pagpapala ng Panginoon. Christian school po yung tinitin. Kaya purihin, may church yung school mismo. Purihin ng Panginoon. Praise God. Hindi kasi si ito may panggabi rin kasi. Sa matuloy ng tingin ni Brother Pebo. Ako nga ano kang gawa eh. Hindi, Jan, bakit hindi mo nagagawa? Hindi ko nagagawa dahil. Hindi mo alam gawin? Hindi. Kaya ko, kaya lang. Minsan sa trabaho kasi, yung trabaho kasi namin, yung part ng trabaho ko, sa ibang company, kung makikita nyo, five persons sila nagtatrabaho sa isang makina. Pero kami kasi dalawa lang. Doon yung makikita kung gano'ng kapagod yung isang, pero yung lima na yun, pagod pa sila pag nagtrabaho sa isang makina. Doon sa makina namin, inawakan ng Pilipino. And then pag kami naman, pausto naman kami, kung dalawa lang kami, mamatay-matay na kami sa trabaho. Hindi, sa ibang company na yung ginagawa nila na epoch na tawag na yun, sa ibang company, 5 persons sila. Pero sa amin kasi, 2 persons. Eh, pagdating ko sa bahay po kasi, kaya hindi ko na nagagawa, sobrang pagod na, sobrang sakit na yung kamay ko, mahilo-hilo na ako, sobrang, hindi ko na ako nakakapagluto ng pagkain ko, tutulog ko na lang. Hindi ka na rin naliligo. Hindi na ako kakain. Tapos maliligo ako pagkabukas kasi hindi ko na nakakain. Oh, natuto yun. Parang ikaw, sino mo mga yung time sobrang kanyang pwedeng i-rest, itutulog niya. Yung iluluto ko, lulutong para sa sarili ko. Itutulog mo. Tutulog ko na lang. Minsan, magkukuha ko ng pen and ballpen. Yun, ang tawag dito. Hindi ko rin maiisip. Bibitawan ko na lang. Kaya, minsan, pray na lang. Pray yung Bible. Pray maya, wala na. Amen. Yun nga, dun sa trabaho kasi sobrang pagod. Hindi mo ma-explain gano'n ka. Hindi ko ma-explain sa inyo kung gano'n ka. Pag in-imagine nyo pag... Yun nga. Pag nasa bahay na ako, hindi na ako makakain kasi tutulog ko na. Mamalingki man ako. Kumukuha nga ako ni Aya, ayaw mo nga. Tatapad na. Yaya daw. Kailangan niyo pala ng mga yaya. Sino ba ang mag-unit yaya? Hindi po. Ano yung ganun? Pattern. Yan ang damuhan siksa. Video ko pa kayo. Ang Bible reading ko kasi nakikinig ako ano pagka ng Saturday. Actually, ganun din maghapon kasi wala akong upo. Mula pagdating ko nung series yung ano, hanggang matapos yung series, tapos stress ako kasi ano ba yung meticulosa sobra yung amo. Ang isang stress ko, may share ko lang ano ko pa. Pagdating mo, good morning, walang sumasagot. Kahit yung Pilipina, good morning. Tapos buti pa yung bata, good morning. Sarap-sarap yung itinom yung baby, ganun. Tapos, may nabasa ko dun sa ano na, don't judge. Parang doon ako na-comfort kasi ano, nag-good morning daw sa amo niya. Every day sa 5 taon, hindi sumagot yung amo niya. Sabi ko, dapat hindi rin ako sinasagot. Pag ako mag-good morning, bakit mahirap ba? Parang, kasi nasanay ba ko yung, siyempre ikaw yung dadating, gano'n. Makarinig ka man ng good morning, gano'n. Wala ba? Tapos yung na-comfort ako doon sa ano na, don't judge, na ano na, 5 years siya nagtrabaho doon sa amo. Hindi sumasagot. Ngayon, doon sa ano, pero during the time na trabaho, so, meron dumadating sa kanilang package, ano, sa pamilya niya. Tapos, hindi niya alam kung saan galing.
yun namatay in short yung aho din niya. Namatay yung amo niya, parang tumigil din. Pero hindi niya alam na doon galing yung package na yun. Ngayon, nung siya sa amo, doon sa babae, doon sa matang, na magpapaalam na siya kasi wala na kayo. Sabi niya yung amo mo ngayon, sabi niya, minsan di man ako sinagot, yung umaga kong binabati, hindi ako sinasagot. Sabi niya, pero nagtataka ko, mayroong blessing sa amo. Yung umaga, meron kami package sa nagtataka. Na ikaw na pala yung ika-anin na binibigyan ng asawa ko, sabi mo. Ngayon alam ko na sila ika-anin. So, ibig sabihin na, iba yung may heart pala na ano din yung amo niya. Kaya lang, yung pala, nalaman niya, nabingi pala yung amo niya. Parang na-comfort lang din ako doon na don't judge. Kasi minsan tayo na ba, hindi sumasagot. Minsan hindi tayo sinasagot. Pero yun natin alam na meron din silang mga something sa kanilang mga bosa. Sabi ko, oh nga naman, sabi ko. Kaya, isang bagay din yun na nag-encourage sa akin. Yung isang struggle ko sa paggagawa ng journal, sa Bible reading, okay naman ako sa Bible reading. Ay, yung pagsusulat, isang yun yung pag nagbabasa, yung matangong hati, yung pagka dumating ako sa bahay, katapos kong mag Bible. Sabi ko, mahina ako, yun diretso na. Diretso na talaga, as in, tatlo kayang alarm ko minsan. Hindi ako makabangon. Oh, as in, dalawang alarm clock, tsaka yung cellphone. Ang problema na rito, as in, trabaho rito, hindi sabi ko na lang trabaho sa Pilipinas. Pero isang devotion naman na. Kaya lang, nasa pagsusulat na, pagod na yung kamay ko. Kaya kanina, pinapamasas ko kayo, ang sakit ko rin, hanggang kasi ito. So, yun, pero desire ko talaga na balik ulit ako doon sa journaling. Kasi maano naman talaga kung mag-journal, mag-sulat talaga. Pero yun lang talaga, hindi ako nag-gumagawa talaga ng journal just now. Pero sa devotion, di ako wala ako sa devotion. Ako rin. Siya daw po muna. O, ikaw na nga una. Mauna ka na. Okay, yun po. Time management din po. Imposible po talaga makagawa sa akin sa gabi kasi lagi. Tagal na late na po natatapos ng aking klase. Sa umaga po posible. Oh, ano yun? Sa umaga po pwede, kaya lang... Hindi na gawa mo na dati. Opo. Time management na po. Tsaka, yung... Hindi po kasi siya madaling process yung paggawa siya. Buti sana po... Ano ba yung naunawaan mo? Sulat mo na nito. Di ba gano'n na nga sinasabi ni Pastor Mel? Okay na po yun. Kasi nagagawa na. Diba? Sabi na kanina. So, hindi na po yung papala yung question? Hindi na po si Pastor kanina na basa na ako ng input sa yun. Ah, yun na po. Sulat mo. Yun. Hindi na po sasagutin yung mga question. Pero, rap. War, ayun eh. Ayun, I first time. Next done, syempre process. Ano mga magagawa yung buo? Process ko. Maganda rin naman po kasi yung pinupuso si Pastor kasi meron siya talagang guide na magagamit mo rin pag ikaw ay nag-evangelize naman o kaya nag-discipleship. Mm-hmm. Kaya lang di pa siguro kailan pa po talaga yung process sa ano. Pero nasasaan ba't magagawa po? ang gandang encouragement eh. No? Ang gandang encouragement. Ang journaling kasi, alam mo, pag binalikan mo yun, iba, yung last mo, para bang hindi mo rin alam na parang nag-review pala sa akin itong message. Yung pagiging gano'n. Yun ang kailangan din sa journey. Kasi ano siya. Nakikita mo yung mga ano sa inyong okay na. Okay na. Okay na. Yeah, si mama po na-inspire siya na daw sumunod. Magkatapat. Mamaya na balik na sa inyo. Sige. At tungkol naman dyan sa journaling. Gumagawa ako okay lang. Lagi yung wala ko dahil yung daily. Oh, dahil hindi ako magawa basta nandyan lahat sila. Kailan tulog sila bago ako makapag-concentrate. Hindi, maputol ko po si mama. Si mama po nakatutok po kaya yan dun sa journal. Maghapon. Ang tagal. Gumawa struggle pala kasi ang tagal ko ma-pick up, ang tagal, bago mag-unsan. Ang tagal na kami niya ng pangunod. Ang tagal, kaya minsan iba na ko na lang wala pa ako na. Una-una, binabasa ko muna yun. Pagkatapos, sige, dito, dyan muna. Tapos,
yung mga binabasa ko, it is Chris maghapon daw. Bago isulat, binalikan ko ulit pagbasa. Sabi ko nagawa ko. Kaya lang, parang nahirapan ako. Dahil, siguro eh, iniisa-isa ko verse by verse eh. Pero parang madali yata, hindi sabi ni Pastor Nena, babasahin tapos para ipipreach. Revelation. Para binabasa mo, ganun mag-aaral. Kasi para saan, parang magkatamu ka lang yung, ano yung... Question? O yung consolidation, reflection. Parang nag... Sabi ko, paano ka to? Yeah. Aayong... Nagpilo pa paano pa ano ba, iaayos pa na tumutog pa dun sa mag-reflect sa atin, yung i-observe kung ano yung nababasa mo, tapos kung ano reflection sa'yo, tapos kung ano yung ano sa'yo dun, yung supplication. Hindi. May supplication kaya dati. Ha? Application? Kung paano yung i-apply sa'yo, maipamuhay yung prayer. Doon kasi parang...